What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman mga Keepers. So ayan guys, ang content natin for today, i-update ko kayong mga Keepers sa mga breed natin na beta. At yung previous natin na vlog mga Keepers, yung dalawang pair natin ng beta, check natin kung nag-success ba or nag-fail. So tara! So bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo sa mga Keepers natin dyan. Shoutout to Joshua Lahesta ng Bogo City. Shoutout to Kyle Beta ng Lucena City. Shoutout to San Ramigio ng Cebu. Shoutout to Romeo J. Villafranca ng Nasugbu, Batangas. Shoutout to Adrian Luis ng Cebu City. Shoutout to Richard Crisostomo ng Marilog. Shoutout to Jackson Emerson ng Davao City. Gabriel Ayan Amogis ng Bohol. Shoutout to Metallic Green 2021. So sabi niya, present idol. Then shoutout to Koy ng Jensan. Shoutout to Darin James Isidro ng Panabo City. Shoutout to CJ Crihaldo ng Kidapawan City. Shoutout to Kevin Malvedan. Shoutout to Sean Herrera from Pampanga. Shoutout to Ayoki Molarte ng Iligan City. Shoutout to Christian Balehera ng Cebu City. Shoutout to JMMM Carion. So shoutout sa iyo ng Lucena City. Shoutout to Ami Raida Jabbar. So ayan, shoutout to Ayan Lexer Respicio. Shoutout to Alexis Robiso ng Panabo City. Shoutout to Clint Mergen Torres from Cebu City. Shoutout Erwin Fermanyo ng Cagayan de Oro City. Shoutout Kyle Fananilbo. Shoutout to Beta Bros ng Cotabato City. Shoutout to Kate Francesca Bernal ng Bacolod City. Shoutout to Roy Ben Basto. Shoutout to One Music TV. Sa mga present po Lods, pa-shoutout po. Shoutout to Romar Olahay ng Cabuyao, Laguna. Shoutout to Mario Libosada ng Compostela Valley. Shoutout to Joshua Mabalay ng Nueva Ecija. Shoutout to Jerson Flores ng Puerto Princesa City ng Palawan. Shoutout to Caballero GMA R ng Panabo City. Ninyo Kin et Chavez. Shoutout sa iyo ninyo. Shoutout to Mark Troy Ojena. Shoutout to Jim Ocampo. So sabi niya, kailan po ang paraffle? Ang paraffle natin guys ay April 30. So abangan nyo lang sa vlog ko kung anong oras tayo magpaparaffle. Shoutout to Mark James Morales ng sabi niya, request next vlog timelapse ng Beta Fry. So ayan mga ka-keepers. Shoutout to Christian Kun ng Jensan. Mark Salosa ng Tanawan City, Batangas. Sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout guys, sa mga mababasa natin na shoutout, mag-comment na kayo sa video na to at i-shoutout natin yung makikita natin na mag-comment sa ating video. So tara guys, simulan na natin ang ating update sa mga beta na na-breed natin. Let's go! Mga Keepers, sa naalala nyo guys, sa previous vlog natin, nag-breed tayo ng beta fish, dalawang pair. So yun na yung tutorial natin ng how to breed beta fish. So 5 minutes lang natin na pair yung female. So check natin guys kung may nangitlog ba sa kanilang dalawa or kung success ba yung ating breeding. So start tayo dito sa black orchid muna guys. Tingnan natin kung meron bang itlog. So ayan mga ka-keepers, ang black orchid natin na crown tail. So negative guys, wala pang egg yung bubbles. So ibig sabihin, hindi pa sila condition for breeding ang female. Pero ang male mga ka-keepers, condition na dahil sa bubble nest na yan. Ayan.
Ayan mga ka-keepers. So hindi sila condition. Ibig sabihin, fail yung ating breeding nitong black orchid. Then ang next natin ay yung ating mascot na crown tail. So check natin mga ka-keepers kung nag-success ba to. Kapag nasa ilalim yung male mga ka-keepers ng bubbles, ibig sabihin, merong egg na binabantayan yung male. So, ayan. So, ayan mga ka-keepers, success ang ating breeding. Ayan yung male na crown tail mascot. So, meron nga siyang itlog. Ayun. Ayan mga ka-keepers, hanapin natin itlog. Ayun ang itlog mga ka-keepers. Zoom lang natin. Ayan. Ayan yung egg. Ayan mga ka-keepers, ang egg. Ayan guys, ayan. Ayan. Ayan yung egg mga ka-keepers. So, ibig sabihin, positive yung breeding. Ayan guys. So, hanapin natin yung kanyang female. Ayun, nasa ilalim. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung female gamit nito. So, para hindi na mastorbo yung male magbantay ng itlog at hindi na siya ma-stress. So, yeah. So, dahan-dahan lang mga keepers para hindi maalog yung bubbles. So, ayan. So, guys. Tanggalin na natin to. So, ayan mga keepers. Natanggalan natin yung female. Nasa loob na. May itlog na nga siya doon. Ayan guys, sa dulo. So, ang gagawin natin, takpan na natin para hindi na siya ma-stress. So, ayan. So, balikan natin ng mga ano guys, after 3 days. So, ayan mga ka-keepers, ito na yung ano natin. Nandito sa loob yung female. So, ilalabas na natin guys. Ilalabas na natin ang female. So, dadalhin na natin mga ka-keepers sa ating backyard. Yan. Ito yung ating conditioning na mga ano guys, lalagyan. So dito natin kino-condition yung mga betta fish na binibreed natin guys. So yan. So yan, wala pa yung ano niya dito, partner niya. So dito muna natin ilalagay yung ating female. Lipat muna natin dito. So, ayan, ang ating female. So, pagpapahinga muna siya dito dahil nanganak na siya. So, ayan guys. Ito yung ating mga nire-ready for breeding. So, wala pa silang bubbleness yung mga male. So, hindi ko muna sila nililipat ng breeding tank nila. Next time na lang pag meron ng bubbleness dahil mahirap na, baka hindi pa kondisyon. Ito siya guys, may bubbleness na, ang grizzle. So, ito ang ini-next natin. So, ito tapos na to guys. Na-breed na ito sila. Pero, i-breed natin ulit. Then, itong torque natin na half moon. Ayan. So, hindi pa siya ready for breeding. Ito, tapos na rin. Nag-breed. Then, ipapakita natin mga ka-keepers yung ililipat natin. So, meron tayo dito yung mga fry na ililipat. Ayan guys. So, ito siya ay mga 3 days old na na-fry. Yan. So, ililipat na natin ang grow out nila para mabilis lumaki at hindi agad makontaminate yung tubig dahil sa liit ng lalagyan. So, importante mga keepers, yung tubig na lilipatan nila ay stock water. Kapag hindi po stock water ang nilagay natin, siguradong ubos ang ating mga fry pag nilipat natin ang grow out.
So stock water na siya ng ilang araw na. So sobra na to siya ng 3 days. So nilipat ko na siya dito. So kanina guys, nilagay ko na to siya mga around 3:30 PM. So i-release na natin. Pwede natin silang pakawalan dito sa grow out nila. So check natin kung yung mga kiti-kiti. So wala naman. Yan, mga keepers, ililipat na natin ang ating fry. So dahan-dahan lang sa pag-transfer. Naklimate na sila guys. Ayan, lipat na natin para ano, mabilis silang lumaki. Sama natin tumi guys. Kaya mag-alala, lilinisan natin yan after. Ayan. So wala na ba? So yun mga keepers, ilipat na natin yung mga fry. Yan na sila. I hope maraming mabubuhay sa kanila para marami tayong ma-jar sa susunod. So update natin to guys after ilang weeks. Check natin kung gaano ba kalaki itong mga fry na to. Itong nilipat natin. Yan. So yan na sila. So papakainin na natin yan ng BBS mamaya. Yan. Then takpan natin para hindi siya dyan lamukin. Then check natin tong mga fry natin dito na ano guys, 12 days old na, ay 10 days. So, mga half moon tayo dito na super red. Ayun, may mga fry na malaki na sila mga keepers. Ayan guys, malalaki na sila. Konti lang rin yung nabuhay. Ayan, yun guys mga keepers. Ayan o, fry. Sa mga 10 days old na sila. So dalawang strain yung nandito. Ayan, dalawang strain ng half moon na super red ang inilipat natin dito mga keepers. Ayan. So bukas kukuha naman tayo ng dap niya. So, yung iba nagtatago doon sa likod guys, yun. Yun sila. So mga ka-keepers, tara, pasok tayo sa loob ng ano, barracks ko. Yan. Dito naman guys, meron tayong ililipat na naman na yun. Ayan, kita transfer natin itong mga keepers sa bagong lalagyan nila. Ayan, yan sila guys, dalawa. So dalawang ano yan, isang crown tail na mascot at isang candy na half moon. So same yan sila mga keepers. Nilagay ko sila kanina around 3:30. So papakawalan na natin guys. Itong tubig natin ay stock water na to ng dalawang araw, tatlo. So pwede na yan. Pwede na to. Kawalan na natin mga keepers. So ready na sila. Sana maraming mabuhay para marami tayong betta fish na i-feature sa vlog. So release natin dahan-dahan. Sama na natin yung dumi ng dating lalagyan nila. Ayan. So bahala na natin yan madumi. Sana wala nang iiwan dito. Yun. Then, ito ang black orchid. Yan, release natin guys. Para silang mga kuto. Para silang mga kuto. So, yun. Mga fry. So saka na natin linisan yung mga dumi dyan. Madali lang yan. So ang time na natin silang lumaki ng konti. So ang iba dito mga ka-keepers ay 3 days old pa lang simula nung pag-spree swim nila. Yung iba, yung isa ay 5 days.
So, nilipat na natin agad. So, ngayon, hindi pa natin makikita. Antayin natin ng mga ilang araw mga keepers, visible na sila. So, papakainin lang natin yun ng BBS muna. Dahil medyo maliit pa para sa dap niya. Ayun. Ayun. Sana may mga maraming mabuhay. Maraming makasurvive. Ayan guys, ayan o. Ang dami nila. Ang dami nila mga keepers. Sa ibabaw. Ayan. Ayan, ang dami nila. So, ang dami. So, ayan mga ka-keepers. Takpan na natin para pasukin ng lamok at mga nak yung lamok. So, ayan mga ka-keepers, ang BBS natin. So, mamaya, mapipisa na to. Kahapon itong nilagay, mga 6 p.m. One eternity later. So, ayan mga ka-keepers, maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw na to. I hope meron kayong natutunan sa vlog na pinakita natin ngayong araw at yung update natin sa pag-breed ng betta fish. So, abangan nyo lang mga ka-keepers yung paglaki ng ating fry. So, iba-vlog natin yan. Ilang weeks pa lang yung ibang fry natin kaya hindi pa masyadong visible sa ating mga mata kapag malayo. So, sa susunod mga ka-keepers, lalabas din yung mga kulay nila. Then, magja-jar tayo ng mga betta fish. So, ayan guys, maraming salamat sa mga hindi pa nakasali sa ating paraffle. Ang ating raffle draw ay April 30. So, check nyo lang sa description guys yung link kung saan nyo makikita yung ating paraffle. So, panoorin yung video na yon, tapusin ninyo guys para makita nyo yung mechanics ng ating paraffle. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time, mga keepers. Fish out. Bye-bye.